Ate Tessie or Mami lang. So gusto ko lang magpasalamat dun sa lahat na nag-subscribe para umabot ako ng 1,000 followers. So ito na yung promise ko. So actually meron akong first vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo, sa lahat na nagtatanong, kung paano ko napanatili or naibalik sa dati yung katawan ko despite the age of 57. Going 58 na po ako sa January. So, share ko lang yung secrets ko dyan sa mga mommies, sa grannies, at sa mga soon-to-be mommies. So, ginawa ko ng lifestyle talaga yung pag-aalaga sa sarili ko. Kasi sa totoo lang, ang goal ko talaga is tumanda ako ng wala akong maintenance na gamot. Kasi alam nyo naman ngayon, napakahirap magkasakit o ma-hospital. Nakita ko rin kasi dati pag pumapasyal ko sa mga hospital na awa ako sa mga matatanda. Talagang nandun lang sila kung ano yung mga nagturo sa mga katawan nila. Wala silang magawa. Sobrang helpless sila. So yun, tumatak yun sa utak ko na sabi ko na po, it's about time na alagaan ko yung sarili ko. So nung 36 years old ako nag-start na akong mag-endorse sa gym. So yun na, yun na yung simula ng aking journey sa pagiging healthy and healthy person. So ang ginagawa ko is a combination of diet and exercise. So 75% diet and 25% exercise. So pag sinabi naman diet is hindi naman ibig sabihin nung magpapakagutong ka. So pipiliin mo lang yung ilalagay mo talaga sa bibig mo, pipiliin mo yung klase ng pagkain na kakainin mo. Ang ginagawa ko, wala po ako talagang breakfast. Ever since nasanay na ako na hindi ako kumakain ng breakfast. So, intermittent fasting ang ginagawa ko. Afternoon, ang exercise ko naman, dati kasi nagyo-yoga ako nitong pandemic, nagyo-yoga ako at nagsusumba ako sa YouTube. May mga sinusundan ako doon. Pero before, nung wala pang sumba rito sa Pilipinas, alaman ako ng gym, siguro mga 3 to 4 times a week, nag-aerobics ako, sumasali ako sa mga aerobics marathon. So, kahit ganun yung age ko, nananalo naman ako kasi nga natutuwa siguro sila sa akin. Kasi sasabi nila, very graceful daw akong sumaya. So, nung dumating na yung Zumba dito sa Pilipinas, medyo hindi na ako nag-gym. So, meron kami dito yung Brewing Point dance studio na pag-aari ng Imadel. Kasi BFF ko yung nanay niya, si Gloria Enriquez. So, dito na lang ako nag-susumba. Yun na yung pinaka-exercise ko. Kasi malapit siya dito sa bahay. Kada akong mga anak is na ibabalik ko yung katawan ko kasi after giving birth nag-start na ako yan, strict diet na ako. So yun ang tip ko sa mga mamis dyan na tsaka huwag kayong masyadong nagpapataba pag bundis ko yun kasi napakahirap ilesen yung pagkain ng rice. So okay na siguro kung mga brown rice pero dapat ilesen yun at tsaka pagkain ng sweets para hindi kayo masyadong lumaki. Kasi once na lumaki, ayan na, nagkakaroon na ng mga stretch marks. So, yun din, isa pang tanong sa akin, Mami, bakit wala kang stretch marks? Wala po talaga akong stretch marks sa chan. Pero meron akong CS operation. So, siguro sa type B ng skin ko, pero nagkaroon ako ng stretch marks dito sa back. Kaya hanggang doon ako nagkaroon. Talagang very painful ako. Hindi ako nagkaroon ng... Siguro sabi ni Lord, ay meron pa ng tahiisa dyan. Wala ng stretch mark. So itong stretch marks ko na to, napansin ko siya nung second, napagbubuntis. Kasi nga, yung first ko napagbubuntis, CS na ako. So sabi ko, CS na naman ako ngayon. Second, hindi na ako magda-diet. So, yun ang pagkakamali ko. Hindi ako nag-diet. Nagpalaki ako masyado.
dun sa pangalawa kong pagbubuntis, kaya yun, nagkaroon ako stretch marks dito sa back. So, nung pangatlo at pang-apat, ay naging aware na ako. Although malaki ako magbuntis, pero not unlike yung second ko, na talaga hindi ako nag-geta. So, yun, nakakatulong yun para maiwasan ang pagkakaroon ng stretch marks. Yung huwag mo masyadong palalakihin yung tiyan mo pag nagbubuntis ka. So, ano, ganun din. Ewan ko kung nakatulong yung paglalagay ko ng third and fourth na pagbubuntis ko. Hindi ko alam kung nakatulong yung paglalagay ko rin ng oil sa tiyan ko. Pero naniniwala ako na talaga yung paglaki ng tiyan ang nakakapag-produce ng stretch marks. Ganito yung katawan mo, kahit hindi masyadong mamahalin yung suot mo. Alam mo yun, kayang-kaya mong dalhin. Branded yung suot mo. Eh, minsan, hindi ka pa rin mapansin. So, ako, sa totoo lang po, hindi po ako mahilig sa mga branded na damit. Ang damit ko talagang sa surplus lang ako namimili, sa Taytay, sa Divisoria. Bihirang-bihira akong bumili ng super-super mahal na damit. Alagaan natin ang sarili natin, so mag-start tayo mag-diet. Start natin talaga yung discipline sa sarili natin na mag-isip tayo ng mahaba yung talagang dapat nakatingin tayo dun sa malayo, na tatanda tayo, na dapat pagtanda natin, kaya-kaya natin dalhin sa yung sarili natin, na hindi tayo aasa sa mga maintenance, na hindi natin pahihirapan yung mga anak natin, na alagaan tayo, di ba? At saka, mai-inspire din natin yung mga anak natin na gayahin tayo, yung kasi nakikita nila yung lifestyle natin. So, kung makikita nyo nga, may gym equipment kami. Binili namin yan nung pandemic kasi nabawal lumabas. Kasi yung anak ko, ano rin sila, conscious din sila sa sarili nila dahil nakita nga nila na ganito si mami nila. So, napakaraming benefits ng pag-aalaga talaga natin sa sarili natin. So, sa mga mommies dyan, sa mga grannies, yung baby mommies, sana ma-inspire ko kayo na alagaan niyo yung sarili niyo, hindi dahil sa gusto lang natin na maging sexy. Ayan, plus factor na yun. Pero talagang ang number one is to be healthy, na hindi tayo magkaroon ng maintenance, na malakas tayo, na-enjoy pa natin yung buhay natin sa age na ito. Dahil sa totoo lang, ito yun na yung age na dapat nag-e-enjoy tayo. Doon tayo dapat mag-start. Mahalin natin sarili natin para maging masaya tayo. Ang pagmamahal naman sa sarili, hindi naman ibig sabihin na kailangan mong bumili ng mga branded na ganito, ganyan, ganyan. No, kahit kumbaga simplihan lang natin yung buhay natin. Ako kasi napakasimple ko. Madali akong masiyahan. So, maayos lang yung pamilya ko, okay yung mga anak ko, yung wala masyadong problema, natutugunan ko yung mga bills ko. Ganun-ganun lang ako kasimple. So, mahalin natin ang sarili natin, magkaroon tayo ng time, alagaan natin. So, kung mahal natin ang sarili natin, magra-radiate yun pag masaya ka. So, yun ang tinatawag na inner beauty. So, hindi kahit na anong beauty regimen ang gawin mo, pag konsumido ka sa buhay, nakikita pa rin yan eh. So, kailangan tayong maging masaya, maging kontento tayo sa buhay para maging masaya tayo. So, pag kontento ka, simplihan mo lang ang buhay mo, magiging masaya ka. Yun ang sa akin ah, yun ang pananaw ko sa buhay. Kaya ako nagpapakasimple lang ako. Sa talagang yung, tsaka yung passion ko, kung ano yung passion mo, gawin mo. Kasi ako talagang, bata pa lang ako, talagang napakahilig kong sumayaw. So, pero sa mga nagtatanong dyan na ako raw yung naging biker dancer, ako raw yung naging professional dancer, hindi po. Never po ako naging professional dancer at naging member ng any dance group. Pero sa totoo lang, nung kabataan ko, talagang yan ang wish ko, yung maging dancer sa isang sa TV. So, masyado na yata mahaba. Sa susunod ko na lang ulit, i-share yung mga
tips ko. So, sana meron kayong pulot. So, kailangan discipline, sacrificio, diet, and exercise. That's all for today. Ito po ang inyong Ate Tessie or si Mamila. So, don't forget to like, share, and subscribe. And ring the subscribe button para pa kayo sa mga videos ko. So, mag-exercise ako. Yan naman ang susunod na vlog ko. Pakikita ko sa inyo yung routine na ginagawa ko. So, thank you. Bye-bye.